Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ay ating aaminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman. Mga sanggol pa ang pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at talitan at iya'y nagpapakilalang makasalibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa Salmong Tugunan, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula
walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Aleluya, aleluya. Ikaw, Kristo, ang sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao. At nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kanina po ako ay nakabasa ng isang kwento sa Radio Veritas at mayroong isang nasulat na interview tungkol sa isang babae na binati ang kanyang biyanang babae. Yung babae, nasa abroad, parang Saudi Arabia kung hindi ako nagkakamali. At noong nagkaroon siya ng pagkakataon upang makabati, agad ang una niyang binati ang kanyang biyanang babae. Kanyang sabi ay, Nay, kamusta ka na? Namimiss na kita. Take care. Agad sumagot yung news anchor. Sabi ng news anchor ay, Wow! Pambihira naman to. Mabait siguro yung biyanan mo. Ang minamahal ko, ang katagang biyanan, kalimitan, nakatag sa mga salitang pakialamera, konsentidor, o dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa. Sa mabuting balita na ating napakinggan, tungkol ito sa biyanang babae ni Pedro. Nagkasakit, inaapoy ng lagnat, and she must have been an ideal mother-in-law. Bakit? Dahil hiniling ni Pedro, lumapit si Pedro kay Jesus upang hilingin pagalingin ito agad-agad. At hindi lang yan, yung mga taong nakapaligid sa kanila, lahat sila'y hinihiling din na pagilingin ang biyanang babae ni Pedro. At noong nawala ang lagnat, pinaglingkuran agad ng biyanang babaeng ito si Jesus, kasama na sina Pedro at ang iba pang grupo ng mga alagad. This is what we call gratitude in action. Gratitude in action sapagkat pagkatapos ng pagpapagaling, ginawa agad ang pagbabayad puri. Nagtrabaho para kay Jesus.
Inilibre niya ng pagpapatuloy ang mga taong nakapaligid sa kanilang humiling din ng pagpapagaling sa kanya na patuloyin sa kanyang bahay. Sa madaling salita, sa pagpapagaling ni Jesus sa biyan ng babae ni Pedro, ipinapakita sa atin ni Jesus na lagi siyang may oras para sa atin. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit ano pang tawag sa iyo ng lipunan, ke konsentidor, ke nakakasuklam, ke nakakaiyamot, ke ano paman, si Jesus aging may oras para sa bawat isa sa atin. Minsan kasi sa ating mga buhay bilang mga tao, wala na tayong oras para sa iba. Ang mas masakit dito, wala na tayong oras na tumulong sa iba. Umiiwas tayo sa mga pagkakataong ibinibigay sa atin upang makatulong. Kapag may nanghihingi, ano ang ating sagot? Wala akong pera. O doon ka na lang, pumunta ka doon sa kapitbahay. Nakakalungkot, pero ito po ang katotohanan. At minsan, guilty rin ako dito. Si Jesus naman, busy rin sa kanyang buhay. Marami rin siyang ginagawa. At sa akda ng ebanghelyo para sa araw na ito, mayroon siyang ginagawa. Ngunit sa paglapit ng mga alagad, sa paglapit ng mga tao, sa paglapit ni Pedro, pinagaling niya agad, binigyan agad ng aksyon ang taong nangangailangan ng tulong. All it took was a word. Meaning to say, Jesus is really generous. Nagbibigay siya ng importansya sa bawat isa. At kita natin, pagkatapos na gumawa ni Jesus, nagbigay din siya ng importansya sa pananalangin. Siya'y umalis, nagpunta sa ilang napuok upang magdasal. Sabi nga niya, "I have given you a model to follow, so that as I have done, you should also do." Kung anong ginawa ko, sundan niyo. Ito ang pinahayag ni Jesus. Nagpagaling si Jesus sa mga may sakit. At kahit abalang-abala si Jesus, pinagbibigyan niya ang iba't ibang klaseng tao, all walks of life, kahit sino pa siya. At ngayon, sa pagalis ni Jesus, ito ang kanyang iniiwan. "I have given you a model to follow, so that as I have done, you should also do." Ito ang mga katagang iniwan niya sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Umalis si Jesus. Patuloy na naglakbay, patuloy na nangaral sa mga tao, hindi upang sundin ang kanyang kalooban, kundi upang sundin ang kalooban ng Ama. Umalis si Jesus. Ngunit ito'y pagpapatunay na sinusunod lang niya ang kagustuhan ng Ama upang patuloy na makapagpahayag sa tao, upang patuloy na makapagpahayag ng mabuting balita. Ang minamahal kong kapatid, ngayong Miyerkules, sa 22nd linggo sa karaniwang panahon, ang huling araw ng Agosto, patuloy nating ipahayag ang mabuting balita sa iba. Patuloy nating tanggapin kung ano ang iniiwan sa atin ng mga mabubuting tao. Tulad ngayon, si Jesus, ipinakita niya sa atin ang kanyang magandang halimbawa. Sundan natin kung ano ang kanyang sinimulan. Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, "Panginoon, pagalingin mo kami." Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga namumuno ng simbahan, naway matulungan ang mga tao na palaya sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang lahat ng mga namumuno sa ating bansa, naway maitaguyod ang tunay na pagmamalasakit sa mga taong higit na nangangailangan sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang lahat nawa sa pamimintuho sa pagsilang ng mahal na Birheng Maria ay matutong magtiwala sa kanyang mapagkalingang pangangalaga.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok ng kanilang hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw ay iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabangin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kahangahangang lasapin ang pagkukup mo sa amin. Ito'y iyong inilihim, nang dito'y pakinabangin, tanang sa'yo'y gumigiliw. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.